Good day guys, welcome back to my channel. So today may ituturo ako sa inyo kung paano mag-recover ng mga files, documents, videos, pictures, music. So meron tayong dalawang hard drive dito. Yung isa USB 2GB lang, ito yan yung F. Yan ito. Yung isa is hard disk na may 148GB. So walang laman yan, na-format na guys. So check natin, ayan, walang laman guys, na-reformat na. Pati ito, ayan, na-reformat, walang laman. So i-recover natin yan using this software, ayan, Wise Data Recovery. So mamaya papakita ko kung paano mo i-download yung software na yan. So open na natin, double click natin. Yes. So ito yan. Yan, madali lang gamitin to guys dahil i-click mo lang to para hanapin mo yung mga hard drive mo. Yan, click mo. Exit mo natin yan. Click mo yan, ayan. So yung nasa taas yan yung ginagamit natin ngayon, yung PC natin ngayon, yan yung hard disk niya. Ito yung nilagay ko na ng pangalan, Recover Data. Dahil yan yung i-recover natin, pati itong 2GB USB na to, na letter pad niya is F, tapos yung isa is E. So unahin muna natin itong 2GB USB. I-click mo lang yan. So mag-i-scan siya, yan, tingnan niyo sa baba. Pag nag 100% yan, ibig sabihin na yung kaya niyang i-recover, nandito lahat yan. Ayan, nakasulat dito sa left side. Ayan. So, ayan. Graphic files, mga picture, office files. Ayan. Kaya niyang recover yan, guys. So, nung makikita nyo, 18% pa lang siya. Ayan, 19%. Ayan, audio files. Ayan, lilitaw lahat yan, guys, dito. So, hintayin lang natin mag 100% to, guys. Tapos, yung box na to, i-click mo yan kung alin yung gusto mo. Pipiliin mo lang yung gusto mong i-recover. So, nakalagay naman dyan, graphic files, yung mga picture kung gusto mong i-recover. I-click mo lang yan. Tapos, sa baba yan, nakalagay. Naka-highlighten ng gray pa lang, guys. Dahil pag kinlik mo to, mag-highlighten ng black yan. Pwede mo lang i-recover. So, guys, kung makikita nyo, natapos na siya guys. Scan is completed. Yan. Ayan. So, halimbawa, yan. Check mo to. Ayan. Tingnan nyo yung recover. Pwede mo nang i-click yung recover kanina. Wala. Ayan. No. So, i-click mo yung box dito. Check mo kung alin yung i-recover mo. So, kung gusto mong i-recover lahat yan. Ayan. Yung office files mo, mga music mo, audio files, video, yan. Itong graphic files guys, ayan yung mga picture guys. Ayan no. Kinlik ko siya, ayan yung ano, .jpg, ayan. Yan yung mga marerecover guys. So, pero tayo, para sa tutorial lang, sasampulan lang muna natin yung graphic file muna. Tapos, click mo yung recover. So, dito, tatanong niya kung saan mo isi-save. So, isi-save natin dito sa desktop mismo, dito, yan, para makita natin kagad yung icon nya, yung folder nya. So okay na yan, huwag na nating palitan, okay na natin. So mag-scan siya kung ilan yung recover. 1150 pictures. So guys, ito, yung na-recover niya is 1,150 files, total of 1GB, may get. So ngayon, X natin to, nasa desktop na natin yung folder, ito yan, yan. Dahil dyan natin sinave sa desktop natin, so ito yan, click natin para makita nyo. So ito yan, camera, ayan. Nakalagay pa kung anong ginamit na camera, Canon, cellphone, Nokia, Sony, yan. Click natin, ayan sila, oh. Ayan, oh.
Ayan o. Ayan o. So, ayan, na-recover sila, guys. So, ganun lang kasimple at ganun kabilis, guys. Wala pang 5 minutes, na-recover niya yung mga picture, guys. So, ngayon, try naman natin yung isa. So, ngayon, guys, yung hard disk naman ng recover natin ito. Ayan, may pangalan na para hindi tayo malito. Recover data. So, click lang natin yan. So, ayan, sa baba, mag-scan ulit. Wait mo lang ng mag 100% yan. Ayan, in-scan na niya lahat, guys. So, ganun kabilis to, guys. Pero ngayon, dahil nga yung hard disk nito is 148 gig siya, so matagal-tagal to, guys. Ayan, no? Yung i-recover niya, malaki. So, kung gaano kalaki yung i-recover mo, for example, kung 80 gig ganyan, no, 100 gig, so mas matagal lang hihintayin mo dahil marami siyang files na i-recover. Ayan, no, mga video, documents, database, ayan, no, office files, ayan. So kaya niyang i-recover kahit na na-format mo na yung PC mo. Ayan, no, 1% pa lang siya, guys. Dahil yan, abot pa ng 100% yan bago matapos yung pagre-recover niya, kasi nasa wala pa tayo sa 10%. Ayan, guys, oh, 2% pa lang tayo. So ang i-recover niya na dine-declare na niya is 40 gig. Ayan, 62 gig, 70 gig. So matagal to, guys. So para lang sa video na to, ayan, susundan nyo lang yung kanina, yung sa first ano natin, yung sa USB, i-click mo lang to yung gusto mo lang i-recover. Tapos dito sa side, ayan, recover, click mo lang. So guys, ngayon, papakita ko naman kung paano mo i-download yung ginamit nating software. So ito yan, Wise Data Recovery. So punta ka sa Google, yan. Tapet mo to. Yan, tatype mo lang yan. Enter mo. So, ito yung unang-una, ito. Yun yung i-click mo. So, dito sa Windows tayo. Click mo yung Windows, yan. So, X lang natin yan. So, baba ka. Dito sa baba, so click natin yung Windows kanina, ito. So baba ka lang. Ito, Data Recovery, kiklik mo yan. Yan. So mag-scan siya ng mga software na pang-recover. Bali pala, guys, kahit na reformat na yung USB o hard disk, pwede niyang ma-recover yung mga gusto mong ma-recover, guys. So, ito. So, ito, guys, ayan. Data Recovery 340 software sila, guys. So, pipili ka na lang. Pero tayo, ang gagamitin natin is yung ito, Wise Data Recovery Pro. So, kiklik mo lang yan. Tapos baba ka. Ayan. So ito yan, yung pwede mong i-download. So i-download mo yung mas latest, halimbawa yan, itong February 1st. Ayan. Click direct download na yan, guys. Ayan. Tapos ito, hintayin mo lang dito. Mag-generate pa, guys. So tandaan nyo lang yung password, guys, is 123. So click download. Ayan, ito na. Tapos mabilis lang, guys, tingnan nyo. Seconds lang, mada-download yan.
Pero depende pa rin sa internet nyo yan, guys. So, okay na siya, guys. Open natin. So, ito yan. So, ayan. Nakalagay. Password is 123. So, double click. Double click. So, ito yan. Setup. Double click. So, password is 123. Okay. Pero tayo, guys, meron nang naka-download dyan, guys. Ha? Baka kasi biglang mag-appear dito na may naka-download na ganyan. Pinakita ko lang para kung paano nyo gagawin. Ayan. So, accept lang natin. Yes. Ayan. Ayan, no? Yun yung sinasabi ko. So, currently running. Ibig sabihin, meron na akong existing na... Meron na akong dinownload. Kaya, yun nga yung... X muna natin. Yun nga yung ginamit natin ngayon, guys. Ayan, no? Ito yan.